Kasi gusto nilang pagtakpan na si Bangag Jr. ay adik. At ito po, ulitin natin, siya ay authenticated. Na siya po talaga, ito sa Amerika yan dito, pina-authenticate ko. Na si Bangag Jr. ay isang authenticated bangag. Kaya ito ang gusto nilang pagtakpan. Hinahamon ko sila. Ito na lang mga kababayan, di ba? Tinakot nila ako. Nakakasuhan nila ako dahil deepfake daw ito. That was July 21. Di ba? Natatandaan niyo DND, NBI, PNP, ang mga gagong yan. Tinakot nila ako ah. Na makipag-ugnayan sila sa Amerika. Aga ngayon po, wala. Isang buwan na mahigit. Nakakasuhan daw po nila ako dahil nagpalabas ako ng deepfake na video. Eh dahil may authentication ako dito, okay? Dito sa Amerika, nasa na yung kaso nila? Ito yung gusto nilang pagtakpan. Dahil sa pinalabas kong video na si Marcos Jr., ikaw, Aimee Marcos, yung kapatid, ano bang kaputahan ng inaantay mo, Aimee? Yung statement mo, hindi enough. Nalulungkot ka hanggang statement ka na lang. Alam mo na ang kapatid mo ay bangag. Tumigil ka na sa kakadrama. Kaya sabi ko kay Inday, sunugin mo na yung ano na yan, friendship nyo. Walang kwenta. Ano ba yung friendship na yan? For personal? Personal lang yan. Kung talagang si Aimee Marcos ay para, ikaw Aimee, pangako ka ng pangako. Tarantada ka eh. Kailan ka magsasalita na ang kapatid mo ay adik? Ha? Lumuhod-luhod ka sa mga Duterte para hindi isama sa narko ang iyong kapatid. Alam mo na ang sister-in-law mo ay humihigop, sumisingot ng mga pinagbabawal na pulburon. Puro ka personal. Ang sabi mo, magpapa-interview ka kay Mel Chanko at sasabihin mo yung ganito, ganyan, dadadadada, na yung kapatid mo ay ganyan. Asan na? Traitor ka. Kailan ka magsasalita pag gurgur na lahat ng tao? O vested interest? Kailan kayo magsasalita? Kaya kung naririnig ako ni Inday, stop mo na yung pakikipagkaibigan mo dahil hindi to kaibigan. Ang kaibigan, ha, unang-una dapat hindi traidor. At ang kaibigan, ipagtatanggol ang mga, when you are in politics, ipagtatanggol nyo yung taong bayan na mga naaapi, nasasaktan, namamatay. Hindi enough itong statement na ito. Ikaw, Senator Bato, pumunta ka doon. O ano, hanggang punta-punta na lang, ganyan. You encourage people or you stop them. Di ba, wala ka naman nagawa doon, eh, chika-chika lang. O ano gagawin nyo? Pababayaan yung gurgurin ito, mga taong ito, mga inosenteng ito, na bumoto kay bangag, gusto nyo ganon? AFP, ano ginagawa ninyo? Di ba may mga utak kayo? Putang ina, may mga medalya kayong mga nalalaman. Hindi nyo ba nakikita? Ito'y paglalapastangan sa karapatang pagtao ng KOJC members. Hindi mo nyo ba nakikita yan? O gusto nyo magkagulo ang taong bayan? Magdanak ng dugo? Gusto nyo yung mga ganon? Gusto nyo masaktan ang tao bago kayo kumilos? Sumusunod kayo kay Marcos Jr. na authenticated bangag. Ayan po, dito yan sa Amerika inauthenticate and willing ang forensic expert to testify sa korte kung ako ay kasuhan ng DND o ng di bangag. O wala silang kinaso. Anong ibig sabihin? Takot sila. Hindi nga nila makakasuhan si Cathy Binag. Eh. Ito lang naman ang gusto nilang pagtakpan eh, na si Marcos ay bangag. Putang inang bangag yan. Demonyo ang nagpapatakbo sa inyo. Adik. Bata pa lang sumisingot na ng pulburon. Even ang mga kamag-anak niya, nagme-message sa akin na si Marcos Jr., ilang minuto na lang, minuto, mamamatay na yung tatay na nagbabangag pa, hinahanap pa yung hayop na yan. Kaya talagang niloko tayo. You have to do something, people of Davao City. Do something, pigilan niyo itong mga hayop na ito. Lalo na yung Tory na yun, dahil hindi naman yan gagalaw kung hindi inutos ni Lisa Marcos, bangag, kidnapper, at diktador. Last year, sinabi ko sa inyo, kakamkamin nila ang property ni Pastor Keboloy. Okay? Actually, yun talaga, ang nakarating lang sa akin. Pa, ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, eh, bahala kayo.
Naran ko kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Marcos resign! 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 Close up yan, ha? Oh, ops, ops, ops. Inhale! Inhale, bangag! Marcos resign! 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 Sinong Solgen mo? Sorry? Solicitor General. Sa? Solgen. OSG. Which one? Solicitor General, sir. Social Welfare, dude. Solgen. Okay. Hindi ko naintindihan.